What's up mga kayo? Panibagong araw, panibagong whip! Boom! Okay, itong mga huling araw is naging busy ako sa pag-upload ng mga video sa TikTok. O nga pala, meron akong TikTok. Ito nga pala yun. I-follow nyo ako dyan, guys, no? At marami rin ako nakilala mga artist dyan, no? Kung saan, ang gagaling din nila, no? Malulupit din itong mga artist na to. At tingin ko, dapat makita nyo rin. At ito na yung tamang pagkakataon kung saan ipapakita ko sa inyo yung mga tingin ko o review ko dun sa kanila mga artwork. Panoorin mo itong video na to dahil sigurado ko meron ka matututunan dito sa mga review ko. Simula sa simula hanggang dun sa dulo. Okay, let's go! Ang artwork na to is gawa ni Marie. Yung meron nga kaya na pagsamahin yung dalawang magkaibang karakter, lakas ng loob mo eh. Pero nagagawa niya. Yung kaya mong paniwalain yung mga nanonood na nagsuot ng ganong cosplay yung karakter na yan, oh, yeah. Ayos yun. At kung titignan nyo, eto, yun, nagkamali siya, di ba? Parang buhay lang yan. Pag nagkamali ka, burahin mo. Ang yung ex mo, burahin mo na. Eto na yata yung isang strokes na nakakapag-smooth sa isang artwork. Maliit na bilog. O, di ba? Ang ganda. Parang retrato. Isa lang ang ritmo. Ang light at shadow ay isa lang din. Maganda ang resulta. Ito na to is gawa ni Kev. At masasabi ko talaga na taglay niya ang isang katangian ng isang malupit na visual artist. At ang katangian na yon ay magtimpla ng kulay na higit sa kakayahan ng iba. Oh yeah. Oo nga pala, bago ko explain kung ano malupit dito, watercolor yung ginagamit niya. Ang hirap gamitin niyan. Napaka-prosesong watercolor. Hindi madali. Yung nile-level up mo, yung isang kulay na napaka-simple. Ibig sabihin, malawak yung kaalaman mo sa pag-mimix ng kulay. At kung titignan nyo guys, bihira siyang gumamit ng itim na outline. Oh, hindi yata gumamit eh. May estilong hinahabol ang artist na to. Alam mo yung hindi ka nakukontento sa kaliniwang ginagawa ng iba? Bagkus nile-level up mo ang kakayahan mo. Bibihira ang ganyang artist. Nilevel up mo yung kulay, nilevel up mo yung outline. At isa pa pala, napakalinis ng gawa niya. Malupit. Madisiplina tong artist na to. Ayos. Ayos. Itong artwork na to, digital art to, gawa ni Fia. Yung hindi ka pa nakontento kung anong available na brushes na meron sa app, gumawa ka pa ng sarili mong brush para ma-achieve lang yung magandang skin tone na mukhang totoo. Saan kaya ako bukuha ng kasipagan tong artist na to? Tignan nyo, kahit yung book, inisa-isa niya eh. Oh? Napanood ko ito nung nagla-live siya at masasabi, malupit talaga. Kasi hindi ito nag-smudge. Tignan niyo yung resulta. Ang ganda, di ba? Panis! Review na tayo. Ito is gawa ni Jello Letters. Yung nagkakaligrafi ka, pero wala kang sinusundan na sketch. Sorry, kahinaan ko yan. Yung umaasa ka lang sa talent mo at alam mo, yan na alam mo talaga ang ginagawa mo. Sa bawat kurba ng iyong ginagamit, alam mo na matatapos siya dito. Ibig sabihin, sanay ka na sa ginagawa mo. Mangyayari lang yan kung halimbawang may experience ka na sa ginagawa mo at lagi mong ginagawa yan. Practice nga ng practice, di ba? Yun nga yung secret eh. Pero again, nilevel up niya pa. Meron pang blending ng kulay. At pinaira na naman niya yung mahaba niyang pasensya. Kailangan mo lang matuyo bago ka magpatong ng bagong kulay. Ang galing oh. Pinanood yung iba niyang gawa, bihira itong magkamali. Ibig sabihin, sanay na talaga siya. Tignan nyo, ang linis matignan. Ayos! Hindi naman bago ang art style na to. Isang art style na sikat ngayon. Saan gumagamit ka ng ballpen para mag-scribble. Pero kakaliskisan natin tong artwork na to. Sabihin nyo sa akin kung anong kakaiba. Alam mo na ba? Una, ang ballpen na to is walang kulay itim. Pero napalabas niya pa rin kung ano yung dark. Alawa, gumamit siya ng mga scribble. Crosshatch. Pero mukha pa rin makintabi mukha ng babae. Ibig sabihin, kaya niya magliba iba't ibang klaseng highlights. Para magbukang 3D yung artwork. Ang galang lang natin saglit tong video na to. Iimbitahan lang kita na sana mag-subscribe ka sa aking channel. Pindutin mo yung subscribe button at bigyan mo lang ako ng like kung nagugustuhan mo tong video na to. Okay? So balik na tayo sa video. Let's go! Ito si gawa ni Good Jess. Kung tinatanong mo kung posible nangyayari dito sa video na to, drawing gamit ang paa niya. Huh? Ayun, sumagot! Posible ba to? I-explain ko sa inyo. Kung paano, gagawa mo lang yan kung sa isipan mo, kabisado mo na ang prinsipyo ng art pagdating sa light and shadow. Oh, yeah. Yung kahit saan ka pa punta sa parte ng mukha, kabisado mo pa rin light and shadow dun. Pag-aaralan mo pang gamitin yung paa mo. Meron nga siyang isang video kung saan gamit niya ang dalawang kamay niya. Kamay na nagdodrawing niya sabay. Yun nga lang, ang hirap na eh. Iyan pa kaya? Ang daming pwede mangyari habang ginagawa mo yung ganyang proseso. Kung pwede kang
mapilayan o pwede sumakit yung paa mo. Ang hirap kaya niyan. Pero dito, hindi niya naiintindi yun. Ang importante sa kanya, paitawid niya yung proseso na yan. Umaandar sa isipan niya, tamang light and shadow. Galing. Tignan nyo, balancing balance eh. Ang liwanag at dilim. Ang galing eh. Ayos talaga yan. Pwede naman pre. Oh, yeah. Ang artwork nito ay gawa ni Potato Price. Ito ay isang pagkakataon pinagdadaanan ng lahat ng artist. Kung pinagdaanan mo na to, saludo ako sa'yo. Oh, yeah. Kung sa haba-haba ng proseso ng paggawa mo sa artwork, na-realize mo, malaman mo na hindi ka kontento. Discover mo na hindi pala pwede yung proseso na yun. Kaya hindi maganda yung effect doon sa artwork mo. Na tinalo, inulit mo na lang. Ang proseso na pinagdaanan mo yan na magpapatibay sa'yo. Kasi oh, yeah, alam mo na kung saan ka nagkamali, pwede hindi mo na siya maulit. As in this time, kung saan yung mali. Gawa ni Lucky Ian Lulu. Ito ang magandang example. Merong solid na talent, tapos merong ka solid na art material. Yung tugmang art materials, tugmang brush, tugmang watercolor, para sa tamang papel, nakalikha ka na magandang artwork. Ang malapit dito sa artwork na to, hindi niya kinakaskas yung papel para kumalat yung kulay. Hindi kong pamamaraan ng watercolor. Napakaganda. Ayos. Tara, magbibi pa tayo. Artwork na to is gawa ni Kate. Ito kung makikita nyo, gumagamit siya ng green foundation for skin tone. Andaan siya naglalagay ng green, niya ilagay ang tunay na skin tone. Ba't ganun? Ang ating balat ay merong ugat, palimitan kulay green. At pag ginawa mo ito, lagay ng green, kung saan ang kulay green ay complementary color ng orange, ibigay ito ang malamig na look, skin ng portrait. Pero hindi ito madali. Kailangan hindi madiin yung paglagay mo ng green, siya magbukang Grinch. Mukha, tignan yung mukha, lamig, di ba? Dali! Ito is gawa ito ni Joshua. Totoo lang, bibihira ko na makita yung mga gantong estilo. Yung mga estilo na nakikita ko lang dati sa mga magazine. Yung estilo na nakikita mo lang, libro sa book sale. Kataas, respeto ko sa may mga gantong klaseng artwork. Kung saan, meron siyang pinaninindigan na estilo sa kanyang paggawa. Hindi madali ang estilo na yan. Kung titignan nyo, tunga niya ng powder na charcoal yung sketch niya. Halos matakpan na nga eh. Kanyang gawin yun kasi para magkaroon ng ibang effect yung kanyang drawing. Sa effect na talaga namang gigimbal sa mata mo pag nakita mo pagkatapos. As the process kung baga. Ang proseso na namang kailangan maging matyaga ka. Makikita nyo, binabali niya yung proseso na kinagisdan mo sa paggawa ng charcoal at graphite. Paman, maganda pa rin yung resulta. Kung pagmamasdan yung mabuti, mukhang mas maganda pa to dun sa reference niya. Ayos na ayos yan. Mapapasana all ka na lang. Yung napapahanga ka kasi maganda yung drawing, mas mapapahanga ka lalo kasi nakita mo kung paano gawin. O diba? Parang litrato lang. Kulang na lang huminga. Doon marami ka pang matututunan. Tuod ka na, natututo ka pa. Artwork na to is gawa ni John Aaron Legson. Yung napakataas ng standard mo pagdating sa detalye. Hindi ka tinatamad, bibla ng buhok, inuuna mong gawin. Grabe. Kulang na lang yata talaga eh. Sinin yung mga buhok na yan eh. O, ibang klase talaga ang dedikasyon ng artist na to pagdating sa detalye. Tingnan nyo, inuuna nyo yung buhok bago yung mukha. Ano pa kaya itsura nito nung natapos? Ayos na ayos!